everyone, before we go on with our prayer, let me read a passage from the scripture in Psalm 145 verses 18 and 19. Psalm 145 verses 18 and 19. The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. He grants the desires of those who fear Him. He hears their cries for help and rescues them. So let us come before God and believing that He hears our prayers this morning. Let us pray. Panginoon, salamat po muli. Sa oras na ito, we come before you acknowledging that you alone are God. You alone are in control. You rule every nation and even this world, Lord God. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. So, umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo, dumadalangin. Samahan niyo po kami muli sa isang linggo na naman na darating sa buhay namin. Samahan niyo po kami, magkaroon kami ng kalakasan sa iyo, dependent sa iyo, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang aming sitwasyon. Kung ilan po sa amin, meron po mga pangailangan pinansyal, material, emosyonal, tungkol sa family, tungkol sa mga anak. Lord, kumilos ka po sa kanila. Gumawa ka po ng solusyon sa kanilang mga problema. At kagaya po ng nabasa namin, Lord, tugunin mo po ang kanilang mga pangailangan. Tulungan niyo po sila, lalo na sa panahong ito na meron kaming pandemic na kinakaharap. Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon. Pagaanin niyo po yung aming mga kabigatan sa buhay. Panginoon, hinihiling rin po namin, dinadalangin, Panginoon, ng aming Pangulo, Lord, ang Presidente namin, Panginoon. We pray that you will give him a good counsel, good advice, advisors, Lord God, at maging kanyang mga sasabihin muli, Panginoon, ay maging ikagagaan ng aming bansa, Panginoon. Mula sa namumuno sa lahat ng posisyon, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, Ama, na ang mga frontliners, Panginoon, bigyan niyo po sila ng iyong proteksyon, ng iyong patnubay, ang mga nag-commute na po, pumapasok na po sa mga trabaho nila, Lord. Magkaroon po ng magandang public transportation that will usher them, Lord God, with comfort, with safety, Lord God, sa kanilang pinapasukan. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, ang iyong patuloy na biyaya, na provision sa lahat sa amin na narito ngayon, sa lahat sa amin, Panginoon. Hindi po kami magkulang, O Diyos. You are our great provider, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, sa salita na mapapakinggan po namin, ito po'y maging kalakasan, maging pag-asa at magpabago sa aming buhay. Muli po, Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. Ikaw lamang po ang tangi naming pag-asa. Kaya po, O Diyos, sa loob ng isang linggo na namang ito, nawa ikaw mapapurihan sa aming buhay. Makalakad po kami ng naayon sa iyo, Panginoon. Ang iyong kalooban lamang po ang ma-desire namin to do and prioritize, Lord God, sa buhay namin. O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Marami pong salamat na po sa magandang bagay na mga gagawin niyo po sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Good morning, MFBC. Let us all sing and give praise to the name of our God. Of all glory, oh, there is no other. You
every night and day, and with no delay, let endless praise reside to you. Of your love for us, O God. For we give you praise, we give you honor, Lord. We sing to you. I love you, Lord. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire.
darkness nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Cause all my life you have been faithful, all my life you have been so, so darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness. Isang masayang pagbati sa inyo ngayong umagang ito ng ating pagsamba muli sa Panginoon. Ako'y nagagalak na tayo ay nasa katahimikan ng ating mga tahanan sa kabila ng nangyayaring patuloy na lockdown sa ating bayan at sa ating buong mundo ngayon ay
nagkakaroon pa rin ng matinding pagharap sa hamon ng COVID-19. Tahimik lang po tayo ngayong umagang ito sa Panginoon at tayo'y mananalangin para hilingin ang kanyang gabay sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, ngayong umagang ito, kami nagtitiwala ng iyong salita na aming mapapag-aralan sama-sama sa araw na ito ay patuloy na magdulot sa amin ng kagalakan at katamisan para sa aming kaluluwa. Magsilbi itong kaaliwan ng aming kaluluwa na tigang at patuloy na naghahanap sa iyo ng katotohanan upang siya namin maiakma sa aming mga buhay sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami ng Banal Espiritu sa aming pag-aaral ng kanyang salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang ating papag-aralan ngayong umaging ito ay bilang pagsubaybay sa ating serye ng ating Sunday Celebration Preachings po natin. Ang ating Sunday series na ating tinatalakay ay God is at Work in Challenging Times or in the Midst of Challenging Times. And this Sunday, we'll talk about God's Surpassing Power. Experiencing God's Surpassing Power. In my study of God's Word, I discovered that God is always at work in situations and circumstances that every individual biblical character experience. I found that to be true. The pages of Scripture is full of wonderful stories of God's actions and interventions. He displays His power, demonstrates His visible presence, shows His miraculous provision to His children, and also deliverance to prove that He is the living and active God whom all worship, praise, and honor is due. Ang tanong sa umaging ito sa atin ay, do you clearly see God's fingerprint in your life? In what way God is at work in your life? You see, in the pages of the Scripture, makikita po natin ang mga testimonyo ng mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Halimbawa po, sa Awit 20, 6 hanggang 9, ito po'y patotoo ni Haring David. Ang sabi niya, at kumbinsidong-kumbinsido siya makapatid sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi niya, "Now this I know. The Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Lord, give victory to the king. Answer us when we call." Makita po natin sa awit na ito ng pagwawagi at pagtatagumpay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Si San Pablo, ito yung kanyang desire ng kanyang puso. Paul's longing of his heart. In Philippians chapter 3 verse 10, it says, "I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death." Si Apostol San Pablo, alam po natin, wala na siyang gustong gawin para sa Diyos, kundi ang maluwalhati ang Panginoon sa kanyang buhay. Gusto niyang maranasan ang kapangyarihan. Yung kapangyarihan yon ay yung kapangyarihang bumuhay sa ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. And this is also his prayer, his lasting prayer to all the believers in Ephesians 3, verse 19. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete or mature with all the fullness of life and power that comes from God. Yun ang desire ni Paul. Yun ang kanyang lasting prayer para sa mga believers, for them to experience the power of God. Now, the question is this: is God at work today?
Is God at work today? Is God's power still manifest in my life and in your life? This morning's challenge is experiencing God's surpassing power. God's surpassing power. I would like you to turn your Bibles with you in 2 Chronicles chapter 32, verse 1 to 8. Alam po ninyo dito sa 2 Chronicles chapter 32, verse 8, ay meron pong itinindig ng Panginoon na hari ng Huda. Ito ay si Haring Hezekiah. Nung kapanahunan ni Haring Hezekiah, siya ay itinindig ng Panginoon bilang hari nung siya ay 25 years old. 25 years old. At marami siyang mga reforms na ginawa ng Panginoon nung kanyang kapanahunan. At isasummarize ko po ang 2 Chronicles chapter 32 verse 1 to 8. Dito makikita natin that Hezekiah exploits for God cited. Menention po rito. Kung titignan po nyo sa 1 Chronicles or 2 Chronicles rather chapter 31, nilista lahat ng mga accomplishments ng haring ito. Napakatindi ang reforma na kanyang pinatupad sa kanyang bayan. Oh, by the way, Hezekiah is one of the 8 good kings ng Judah. Natatandaan ninyo pagkatapos ng karanasan ito, mga kapatid, nagkasakit siya, tapos sinabi ng Panginoon, kukunin na niya ang buhay niya, subalit biniyayaan pa rin siya ng Diyos na dagdagan ang buhay niya ng 15 taon pa. Dito ang kasaysayan ni Hezekiah na pakaganda. In his great exploits, nakita talagang ang godly generation, ang godly nation sa pamumuno niya. At sa mga talatang ating titignan, may kalaban silang makapangyarihang empire. Ito yung panahon ni Haring Sennacherib. Si Haring Sennacherib. Sennacherib plans to attack Judah. Alam niyo kung gaano karami ang army ni King Sennacherib? 185,000 strong army. 185,000. Nagpaplanong sugurin niya ang Huda. Sugurin niya si Haring Hezekiah. Subalit makita din natin na si Hezekiah ay preparadong preparado. Hezekiah prepares massive military defenses. Makita ninyo, talagang tinakpan niya ang mga bukal para hindi lalabas yung tubig at umagos paroon sa mga kalaban. No? Talagang pinadiran niya yung Jerusalem ng doble. Yung inner and outer wall, talagang nireinforce niya talaga yan. Talagang preparado sila na sa paglusob, pag-invade ni King Sennacherib. At hindi lamang yan. Pagkatapos nito, inipon ni Hezekiah ang mga kalalakihan sa verse 6, ang mga kalalakihan sa lungsod ay pinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya ang mga ito sa may pintuan ng lungsod at pinagbilinan ng ganito. Dito makikita natin, Hezekiah encourages the people of Judah. Ano ang kanyang matinding pagpapalakas ng loob sa kanila? Sa verse 7, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Hezekiah, nabuhayan ng loob ang mga tao. Sa umagang ito, I would like to submit to you 3 things that would remind us about God's surpassing power. Experiencing God's surpassing power for us to experience such super surpassing power ng Panginoon, we need to be reminded of these 3 things. Number 1, revelation of God's power.
Ang tanong dyan, when can the power of God be revealed in a nation, in our lives? The portrayal of God's power. And then, the second way in which we can experience God's surpassing power is the relevance of God's power, the proof of God's power, the demonstration of God's power. So we have the revelation of God's power, we have the relevance of God's power, and the third that we are going to study this morning is to respond. Respond to God's power. So revelation of God's power, relevance of God's power, and response to God's power. The practical response to God's power when we view in our eyes, when we witness God's at work powerfully, how would you respond? Let's go to the first. The first reminder for all of us, truth to embrace so that we can experience God's surpassing power, is the revelation of God's power. Revelation of God's power. It is revealed in this passage, in this story, or in this narrative, okay, King Hezekiah. The revelation of God is revealed when we pray. When we pray. When Hezekiah prayed. Not only that. God's power is revealed when we acknowledge the person of God. Let's look how God's power is revealed in the life of Hezekiah, in the life of the nation Judah. King Hezekiah, 2 Chronicles chapter 32 verse 20, the Bible says, and the prophet Isaiah, son of Amos, cried out in prayer to heaven about this. Ano yung about this? Kasi nga, may pinaghuhugutan o kaya may inspirasyon si Hezekiah, kaya nagpray. Mamaya, titignan natin ang prayer ni Hezekiah. Pero anong nagbunsod kay Hezekiah para manalangin? Ito po si Haring Sennacherib. Binantaan niya ang bansang Israel. Anong sabi niya sa mga talata? This is what Sennacherib, King of Assyria, says. On what are you basing your confidence that you remain in Jerusalem under siege? When Hezekiah says, the Lord our God will save us from the hand of the king of Assyria, anong sabi ni Sennacherib sa kanyang letter? He is misleading you. No? Di ba tahasang kantsaw ito kay Hezekiah? Kung naman sabihin ng hari ninyo, huwag kayo maniwala dyan. Dinadaya lamang kayo. And then when we go, mga kapatid, sa next narrative, sa verse 15, ang sabi ng letter ni King Onwasiras si Sennacherib na pinadala niya sa kanyang opisyalis, sabi niya, now do not let Hezekiah deceive you and mislead you like this. Do not believe him. For no god of any nation of kingdom has been able to deliver his people from my hand. Yabang talaga ni Haring Sennacherib. Wala. Yung mga Diyos-Diyosan ninyo, no, talagang nadali na, nasama na rin ang buhay na Diyos. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga yan. Kaya huwag kayong maniwala sa inyong hari. Dinadaya lamang kayo. He is providing you false hope. Sumurrender na lang kayo. Kaya mga kapatid, natakot si Hezekiah. Pati si Propeta Isaiah, pati yung mga kaparian, natakot sila. Kaya nanalangin si Hezekiah. Anong prayer niya? Hindi nakalista po sa 2 Chronicles account. Pero once you compare the story sa 2 Kings chapter 19, na isulat ang prayer ni Hezekiah doon. In verse 14, 2 Kings chapter 19, Hezekiah received the letter from the messenger of King Sennacherib and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord. Napakaganda yung prayer ni Hezekiah. Sabi ni Hezekiah, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heavens and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. And he continues on in his prayer. It is true, Lord,
that the Assyrian kings have laid waste these nations and their land. They had thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone fashioned by human hands. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord our God. The words Lord and God are mentioned in this passage, in this particular verses, mga kapatid, 11 times. Lord, God, 11 times minention ni Hezekiah. Mga kapatid, gaano tayo nainganyo sa panalangin kapag may lipos na takot at pangamba at kawalan ng pag-asa dahil sa sitwasyon mo. Si Hezekiah nanalangin ng todo-todo at ibinuhos niya sa templo, mga kapatid, ang kanyang puso dahil sila'y napipinto ang pagsalakay na makalaban nila. Ang sabi ni Billy Graham, "The Christian life is not a constant high. I have many moments of deep discouragement. I go to God in prayer with tears in my eyes and say, Oh God, forgive me or help me." Alam nyo, sa mga panahon na tayo masaya, minsan, baliwala lang mag-pray. Ang mga pasalamat natin sa Diyos at ang mga paglapit natin sa Panginoon, di masyadong seryoso. Subalit, ibang sitwasyon, ibang kalagayan, kapatid, kapag tayo ay namimiligro na talaga, delikado na yung lagay mo, doon tayo malakas ang tawag ng Panginoon. Hindi masama yun, sapagkat nangangahulugan lamang na kailangan mo ang Diyos sa mga pagkakataong yan. Ang sabi ni Hudson Taylor, "When we work, we work. When we pray, God works. When we pray, God works." How is your prayer life today, mga kapatid? Masidhi pa rin bang damdamin mong manalangin? Ikalawa, na paraan, way in which we can experience God's surpassing power. Not only makikita natin, mga kapatid, yung revelation of God's power, but we can see the relevance of God's power. God's power proven. How is this God's power demonstrated, proven in our midst, in my life, when we are utterly helpless and hopeless, di ba? Kapag wala na tayong bigas, wala na tayong pera, wala na tayong panggastos, may sakit ang miyembro ng pamilya, hindi tayo tiyak kung anong darating na bukas, nakakaramdam ka ng panghihina ng damdam, marami, at sinasabi mo, wala nang makakatulong sa akin, wala na akong malalapitan. Mga kapatid, tandaan natin, alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon ni Hezekiah. Nung nanalangin siya ng todo sa harapan ng Panginoon, may gagawin siya. Sabi mo sa kapatid, sa kapatid mo, sa katabi mo, sa kambay mo ngayon, kapatid, pag nag-pray ka, may mangyayari. Kapag todo kang nananalangin, nagtitiwala sa Diyos, may mangyayari. Because the relevance of God's power, not only in Hezekiah's time, when we are utterly helpless and hopeless. Not only that, when we come to God in complete dependence upon Him, that's the relevance of God's power. When we show our total dependence on God. Anong nangyari nung siyang nagpray si Hezekiah? And the Lord sent an angel, mga kapatid, who annihilated all the fighting men and the commanders and officers in the camp of Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace. No? Bumalik si Haring Sennacherib sa kanyang teritoryo. No? Napahiya siya. And when he went into the temple of his god, some of his sons, his own flesh and blood, cut him down with the sword. Pinatay siya ng kanyang sariling pamilya. Kalunos-lunos ang kalalagayang itong Haring Sennacherib na to, na kinakantsawan niya ang bayan ng Diyos. Kinakantsawan niya ang Diyos mismo. Verse 22, "So the Lord saved Hezekiah and the people of Jerusalem from the hand of Sennacherib, king of Assyria, and from the hand of all others. He took care of them on every side." Very encompassing. Hindi lang sila diniliver,
pinanalo sila sa labanan sa pamagitan ng anghel, isa lang na anghel yan. No? Isang anghel lang ang pinadala ng Panginoon sa kampo ni Sennacherib na ilang? Ilang libo ang sundalo niya? 185,000 strong army. If you go back to verse 21, singular yung angel dyan. And the Lord sent an angel. 1:185,000. Talo sila lahat. Nakita natin yon. Carcasses all around. Hindi lamang yan. Niligtas sila and He took care of them in every side. 2 Kings 19:35-36, pinaliwanag ito in a picturesque view tungkol sa pagpatay ng angel na to sa makalaban nila. That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, they were all the dead bodies. So Sennacherib, king of Assyria, broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. Friends, what a wonderful and powerful demonstration of God's power. Is the power of God relevant? Yes. Very timely and timeless. So mga kapatid, itong panahong ito, nakikita natin kumikilos ang Panginoon. Meron pong yung Go 2020, kumikilos ang Panginoon sa pagliligtas ng maraming tao. Yung Go 2020 na testimony, nung nakaraang mga linggo, nag-evangelistic meeting sila, mga kapatid, via Zoom, no? Ang daming tumanggap sa Panginoon. 100,000 people, on record po yan, tumanggap sa Panginoon. Nung nagpalabas sila ng satellites, parang ganon, sa Go 2020, no? Na ito ay pang-global na evangelism po ito, mga kapatid. No? Tignan niyo yung ginagawa ng Panginoon. Nakakahanga siya. Hindi niya hinahayaang talunan tayo sa gitna ng COVID. Hindi lamang yan. Pangatlo, na tayo'y ma-remind nang sa ganun maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Response to God's power. How can we then respond to God's power? God's power practically responded. They revered God their king. They regard Hezekiah their king. Verse 23. Look at the outcome or the result of that. The revelation of God's power and the relevance of God's power, nakita nila yan. And when they saw and witnessed that God allowed them to see victory, no, in their eyes, their enemies withdrew, their enemies were killed, including their king. Verse 23, many brought offerings to Jerusalem for the Lord and valuable gifts for Hezekiah, king of Judah. From then on, he was highly regarded by all nations. Wow, mga kapatid, is God's power seen in our lives? How about you? How about us? In what practical way can you respond to God's power? How do you offer to God? Ang sabi ni Dietrich Bonhoeffer, German pastor and theologian nung panahon nila Hitler sa Germany, Second World War, sabi niya, your life as a Christian should make non-believers question their unbelief about God. Hindi dapat sila ang kumantsaw sa atin. O hindi dapat silang makita na tayo ang nangunguna sa takot. Sila dapat makakita na tayo ay may buhay na Panginoon. Amen po ba? Sila makakita, makasaksi, no? Hindi sila. Hindi nila kilala ang Panginoon. Wala silang personal na ugnayan. Tayo meron. Ipakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nang Diyos na ito na nagpakita ng kapangyarihan niya, ay magigimbal ang lahat. Hahang ang lahat na ang Diyos nating sinasamba, katulad nila Hezekiah, ay buhay at makamangyarihan. Ano ang sabi ni Job?
sa kanyang sulat. Job chapter 27 verse 11. The word of God says, I will teach you about the power of God. The ways of the Almighty I will not conceal. I will not conceal. This morning, mga kapatid, I would like you to reflect on these three questions. Number one, how's your prayer life? How's your prayer life? Is it boring or exciting? Is it decaying or growing? Why? Number two, why is total dependence upon God important in times of difficult situations? Pangatlo, in what practical way or ways you can respond to God's power? May the Lord bless you. As we see the awesome greatness and power of God, it's been revealed in the pages of the scripture, in our circumstances, in the stories that we hear from other people all around the globe. Is it still relevant? Yes, my friends. The power of God is very timely. Hindi ma-obsolete po yan. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ninyo, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng pamilya ninyo, sa buhay ng ating pamilya sa Marikina Faith Bible Church, sa buhay ng mga tao sa iba't ibang mga iglesia, mga mananampalataya sa mukha ng daigdig na to o sa ibang lugar dito sa buong mundo. Makikita natin ang Diyos ay makapangyarihan. In what practical ways you can respond to God's power? Just like them, they revere the God, their King. Malaking letra yung King na yan. Not only that, they support and value King Hezekiah, their King, maliit na kay yan, sapagkat pinarangalan din nila ang kanilang hari na nanguna sa pagdideklara na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe ngayong araw na to. Manatili kami sa Kanya at sa Kanyang salita at kami ay magbubunga ng maraming-marami dulot ng aming pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. The joy of the
victory, Lord.